good morning. Welcome back to our YouTube channel, Isotopes TV. So, kung hindi ka pa makapag-subscribe sa aming channel, panahon ka na para mag-subscribe at i-like. Pag mag-dilaw na ng konti, luto na, no? Kami ginay mo nga kuhan juice. Ganun. So far, nabala namun sini. Nga-produce sini. Dako lang income sini. Open Gangnam Style! Open Gangnam Style! Pe, may sabot na siya. Passion Pro sa itaas, sa ibaba niya. Luya. Mo ay si multi-cap in double ang gan. Galing. Mas tinga may lang aton lupa pero ma-income man aton dugo duble pa. No. So una, halimbawa kung makarbis ta sa passion fruit, makarbis man ta sa aton nga luya. Wow. So those actually duwe na may passion fruit at the same time sa ibaba. Hindi na sayang yung space. Ang Luya abi, narin isa sa mga kuan, mga shaded area ba. Maka-produce sa damo nga kuan, nga bunga kung ibutan sa shaded area. Whereas kung sa init siya, gagmay ang bunga, sir. So maning ginahimo naton diri nga ma-establish na sang Luya under sa shaded area. Wow, yes, bagong yes, kalaman. Yes, yes. That is why kung titingnan natin yung ano, yung Luya, tambok siya. Kahit na medyo madamo siya, dahil siyempre minsan lang kami dito, pandemic. Ayan, work from home. Medyo napabayaan na konti ang gulayan sa paralan. Pero kahit pa paano, mataba siya dahil mataba ang lupa. Yan. So, matingnan natin sa mga sample ng Luya. So, muni, oh, ang dugay niya. Ano ini sa o? Amoy bulak, syempre. Bulak sang Luya. Ang dugay ni no bulak, ang dugay kita man. No, first time ako kita sang Luya ang gabulak ba? Sa totoo? Pili ka? Bulak ba? So, masilip natin ng konti kung may loob na siya. Kasi, ayan, may laman na, oh. 2,000 years. May ilang buwan na to, sir? 4 months pa lang. Okay. So, ano na epekto ya, pre? Ano na epekto ya kung sa shaded area? Mataba sa, eh. Oo. Actually, yung pag-cluster na. Pila ka bulan ang harvesting period sang Luya? Ang range din, sir. Ang kwan sini is 10 months. Depende sa imong management sa tanong, 10 months pwede ka na mag-harvest. Pero kung gusto mo i-maximize gid ang dagko, ang bunga niya, mga 1 year maka-harvest na ta. Mm-hmm. Good quality sa aton nga kwan harvest. Mm-hmm. So makita man natong sa shaded area, aside sa tambok siya, damo ang salimsing niya. Oo. Okay. Tsaka nagabulak na sa, eh. Subot silingon. Nami ang kwan, nami ang tubo niya, no? Di actually, pag-plaster po namun sang tanom dere, eh, kung wala pa sang pandemic, may arata sang organic dere, eh, sawdust, nga pa pwede natin i-fertilize ang lupa. Kung sa diin nga makapatambok pa sang lupa, maski hindi ito makabuno, makamulig siya natin nga kwan, sa atin nga tanom. Yun. So, makita yun, eh. Mga tips ng isa yun sa tips natin, ano, na nakukuha natin sa agriculturist. At the same time, teacher, na namahala ng gulayan sa paraan. Pasok tayo. Oh, ito na ganito eh. Ang, oh, sayang, oh, may nahulog. Hinog na yun, sir? Pag hinog ganito, mahulog lang? Mahulog lang. Okay, magpala tayo. Uy, si. Ariyo. Saan mo na i-harbison? Anytime, sir. Pwede na ito harbison.
So, ito yung product ng vermicomposting natin. Yung ating produkto. So, ito yung maganda sa ating mga bulaklak. Oh, wow. Lumig, diba? First class. Lumig. Tsaka ang kulay niya. Hindi pa yun siya bulky. Oo. So, makita nyo yung mga bilog ginagmay. Amo na yung tae ka lago. So, sa organic fertilizer na sa merkado ni damo siniga bakal sinig kaya makita nila nga nami ang epekto niya. So aside sa organic siya, friendly pa siya. Friendly siya. So anytime pwede na yun. Pilan na ni kabulan nung kat mo? Almost 2 months pa lang ito, sir. Kasi kagandaan ito, pinapakain natin na maganda yung mga vermi natin. Kaya after 2 months, pwede na itong harvest eh. So, ang 2 months pala, kuha na siya. Medyo, hinog, kung sa prutas pa, hinog na, pwede niya harvest. Hinog na. So, baka next week, mag-prepare naman tayo another substrate. So, yung substrate na ginamin ko, yung iba't ibang uri na kinakain ng vermi natin. So, na yung sawdust, yung kaho ng Madridi cacao, yung especially yung tae ng baka, maganda para sa ating vermi. And then yung banana brack, yung katawan ng saging. So, yung mismong katawan ng saging? Yes. I see. Pero sa decomposting, may shortcut dyan na ginagawa yung process na sinasabi mo? Yung iba, ginagawa nila, gumagamit sila ng machineries para mas i-compress nyo. Usually, yung decomposing nun, mas madali. Almost 10 days lang, pwede nang ilagay yung vermi natin. Pero yung sa amin kasi, yung aerobic process, it takes time 20 days bago lagyan ng vermi. After nun, antay naman tayo ng ilang months para labas na yung ating produkto. Yung vermi composting natin under pa rin sa shaded area ginawa natin. So ito yung correlation ng ating idea na kung saan makakaproduce tayo ng organic at healthy na prutas. So fortunately, malapit na rin tayo mag-harvest ng ating vermi. Nga, kitang-kita nga eh. Ito. Ngayon, nasa silong tayo ng passion fruits. Kitang-kita yung bunga . Daming bunga, sir, oh. Dito pala banda ang bunga, marami. Itong namang passion fruit, sir, mga ilang days or months bago i-harvest dito? Actually, ito, pag-prepare natin, sir, almost a year eh. Almost a year na naka... Yes, okay. Sir, before edad pandemic dito, yung nagtanim nito, yung mga student pa natin, yung grade 12 Alpha. So, ito yung nag-come up na idea na kung saan ibinahagi natin sa mga student natin na kung saan mag-establish tayo ng nursery. So, unang-una, nagtanim tayo ng passion fruit. So, after 1 year, ito na, nakita na natin na nagbo-boom na rin yung passion fruit natin. At the same time, mag-harvest na tayo. So, salamat doon sa grade 12 Alpha. Wow! Congratulations! So, at least ano, bago ng pandemic, nag-iwan sila ng... Yes, po. Ng Malawang, legacy. Maka-establish din tayo ng vermicomposting. At the same time, meron tayong gulayan sa paralan. Whereas, under in the shaded area pa rin. So, kagandaan ito... Walang nasayang na space. No? Kasi ito, under the shaded area. Organic na siya, mas maganda pa sa katawan. So, wala, hindi tayo gumamit ng synthetic, kung anong abono dyan. Normal, organic lang tayo para alagaan natin yung health natin. Tama sir. So ayan, dito naman tayo sa urban gardening. So ito nga guys, kung namumblema tayo sa area natin, kung acidic ba siya o bahain, so hindi problema yun. So yung ginawa natin, ito yung urban gardening. Kung saan nagamit tayo ng saku, lalagyan natin ang healthy na lupa, then doon tayo magtatanim. So, kagandahan nito, hindi siya affected ng ibang kuan, especially yung damo. Oo. Kasi nakakompress lang siya sa isang sako. Saka madali lang linisin, ano? Madaling linisin. Aside from that, yung acidic na area, hindi siya maapektuhan kasi
Yung nilagay natin na lupa is yung fertile na lupa. Fertile. So, at na yung pwede ba dyan, Kwan, i-pure mo na organic yung lupa na taliman ng Kwan? Actually, organic kasi, sir, walang problema dun. Maski marami o konti lang, okay lang din yun. Kasi okay. Kagandahan ng organic kasi, habang tumatagal, mas maganda yung nagbibigay niyang nutrients sa ating tanim. At unlike dun sa synthetic, na mabilisan nga siya, pero masisira naman yung lupa natin. So ito ngayon, ito na yung produkto na... That's why, makita nito, sa isang pirasong sako, hindi nga nakalahati yung lupa. Pero, makikita nyo ang tubo. So, very healthy siya. So, yung kasama nating cottage din natin, nag-establish nito, si Sir Godo. Sir Godo. Hello, Philippines. And the world. Oh. Ano experience mo dito, sir, nung i-establish natin yung area dito? Anong mga... Actually, guys, ang urban farming ay hindi na bago sa akin kasi before na in-apply namin dito sa no, sa garden sa school, na-try ko na sa bahay. Wow! Sa likod ng bahay namin, hindi siya ideal na pang ano ng pang magtanim ng vegetable kasi buhangin, medyo bato-bato. So, ang naisip ko, total naka maraming bagat din sa ako doon sa bahay noon, so naisip ko ang urban gardening. So yung idea ko doon kasama ng mga kasama ko dito, especially si Sir Jael, ay inapply namin dito sa school Gulensa, Gulensa Paralel. So, ito na ngayon, although pandemic subong, so medyo hindi na nasikaso. Actually, hindi lang naman ito yung project sana namin dito. May mga kung pa, may mga iba pa na naisip namin na mga ideas, pero dito na sa pandemic, so medyo na minimize or hindi na pagpatuloy yung mga ibang naisip namin na gagawin. Okay. Thank you, sir. Sa pagbigay ng mga tips, ano, marami tayong mga napulutan ng wow. Sa inyong tips na binigay. Yes, especially sa mga nasa urban areas. Sa so urban areas. Problema nila yung space. Oo. Urban gardening. Urban gardening. Yes. Kuan, kung may mga bakante kayo na kuan dyan, especially kayo na nasa syugad, may bakante mga yung mga paso, although uso ngayon yung plantita. Oo, nakuso kasi yan eh. Kung gusto yung magkagulay, hindi lang kahit ako trying hard din ako eh. kung gusto niyo mag bili kayo ng paso tapos doon kayo magtanim ng mga gulay. Kasi masarap ang gulay is very yes totoo maganda sa katawan niyan. Yes, isa sa paborito namin dito sa rural is gulay talaga. Ano? Nakalibre ka na. May ulam ka na. Healthy pa ang katawan. Healthy pa ang dulot sa katawan natin. Yan. So, ito yung isa sa bunga ng passion fruit na napitas natin. Ano? Sir, pakita nyo, sir. Oh, wow. Champion talaga. So, ito ay hinog na pwede nang kainin. O, di ba? Makikita ninyo. Fresh na fresh. Talagang siksik yung laman, ano? Parang nakatakam talagang kumain. So, ito yung produkto ng passion fruit na alaga ng organic fertilizer. Ano? So, nakita nyo na kanina, which is meron kaming vermi na ginagawa. Iyon yung ginagamit namin sa mga gulayan namin, lalo na sa passion fruits. Oh, ito. Makikita ninyo, passion fruit. So, subukan ko na kung gaano kasarap ito. Medyo maasim na mananas namin. Oh, yeah! Guys, gusto nyo? Sarap, ha?
Harap. Medyo maasim, pero okay.